maraming mga artista ang piniling iwan ang magulong mundo ng showbiz industry para magbagong buhay sa abroad. Narito ang ilang celebrities na nakahanap ng new beginning sa ibang bansa. Krista Ranillo. Simple pero masaya raw ang buhay may asawa ng dating aktres na si Krista Ranillo sa Amerika. Ipinagmalaki pa niya ang pagiging hands-on. Nakapag-asawa ng Filipino-Chinese businessman na si Ninio Lim si Krista Ranillo. Iniwan ni Krista ang mundo ng showbiz noong taong 2009 at nanirahan sa Amerika. Ito ay matapos pumutok ang kontrobersiya na naging kabit siya ni Manny Pacquiao na muntik ng sumira sa marriage ni Jinky at Manny. Carol Banawa. Know what happened to my family. I lost my brother, and this song was the song that I wrote when I lost him, and that's why the song is very special to me. So I hope you will all like it. Nilisan naman ni Carol ang kanyang singing career sa Pinas at nanirahan sa Amerika kasama ang kanyang asawa at mga anak. Noong 2018 ay nakuha niya ang kanyang nursing degree at graduate siya bilang summa cum laude sa isang community college sa Washington, D.C. Beth Tamayo. Sumikat ang aktres sa si Beth Tamayo noong 1990s pero lingid sa lahat ay biglang nilisan niya ang Pinas at nag-migrate sa Amerika noong taong 2008. Naging simple daw ang buhay niya doon, naranasan pa niyang mag-babysit sa isang Colombian family at ngayon ay sa office siya nagtatrabaho bilang isang admin. Joyce Jimenez. Isang sikat na bold star noong 1990 si Joyce Jimenez. Maraming mapangahas na pelikula ang nagawa niya na lalong nagpasikat sa sexy actress, ngunit pumunta siya sa Amerika pagkatapos maikasal sa isang Filipino-American na US Air Force noong 2008. Nancy Castiglione. Kasi mo, yan na. We talk and we still, you know, keep in contact. Ang half-Filipino, half-Italian na si Nancy ay masayang naninirahan sa Canada kasama ang kanyang pamilya. Matatanda ang big break ni Nancy ang Mulawin at Encantadia at naging host rin siya ng Starstruck. Noong 2009, pagkatapos niyang ipanganak ang kanyang twins, ay nagdesisyon siya na lumayo sa mundo ng showbiz para mag-focus daw sa kanyang pamilya. Cindy Corletto. Tao, a famous person in the Philippines. Si Cindy ay sumikat bilang model, actress at VJ sa MTV. Umalis siya sa Pinas to start a family at nanirahan siya ng 8 taon sa Peru. Pero kalaunan ay nag-migrate siya sa Vienna, Austria kasama ang kanyang pamilya. Era Madrigal. Nakilala siya sa mga pelikulang Enteng Kabisote at Shake, Rattle and Roll. At pagkatapos ng kanyang career sa showbiz ay ikinasal siya noong 2017 kay Tom Yang sa isang bonggang ceremony sa Boracay. Naging tahimik ang buhay ni Era kasama ang kanyang asawa sa Amerika. G. Tonji. Miss Giselle, welcome back on Kababayan LA. What, fourth, fifth time? Pero hopefully not the last. Sa gitna ng kasikatang natamasa noon ni G. Tonji ay iniwan niya ang mundo ng showbiz at nanirahan sa Amerika. Ayon sa kanya, naging narcissistic daw siya dahil sa katanyagang naranasan niya. Kaya naman nagdesisyon siya na lumayo sa showbiz dahil gusto niyang patunayan na hindi lang yun ang kaya niyang gawin. Ngayon ay happily married si G. Tonji at isa din siyang TV show producer sa Amerika. Jewel Mish. The ultimate sweetheart is Jewel Mish! Pagkatapos manalo si Jewel sa Starstruck sa GMA ay namayagpag ang karyer ng dalaga sa showbiz. Iniwan niya ang GMA at pumirma ng 2 taong kontrata sa ABS-CBN. Pagkatapos ang maikling pamamalagi niya sa Star Magic ay ikinasal ang dalaga noong 2015 sa isang American national at ngayon ay ine-enjoy niya ang buhay sa Amerika. Anjanette Abayari. Know who it is? The 1991 Binibining Pilipinas Universe is... Ladies and gentlemen, candidate number 3, Anjanette Abayari! Nanalo si Anjanette bilang Binibining Pilipinas Universe noong 1991 at pagkatapos noon ay trinay naman niya ang showbiz bilang isang aktres. Mas lalo siyang nakilala at sumikat sa mga pelikulang Halik ng Vampira, Ang Probinsyano at iba pa. Ngunit naudlot ang kanyang karyer noong 1999 nang makulong siya sa Guam dahil sa possession of illegal drugs. Ngayon ay nakatira sa Amerika si Anjanette kasama ang kanyang pamilya at 2 anak. Kim De Los Santos. Ang teen star na si Kim De Los Santos ay sumikat sa TGIS at naging kabatchmate niya si Sunshine Dizon. Nagpasya siyang iwan ng showbiz industry at pumuntang New Jersey at doon ay isa siyang dialysis nurse. Tutsi Guevara. Lagi nang
Ang singer-actress na si Tutsi ay nakilala sa mga kantang Pasulyap-Sulyap nang dahil sa pag-ibig at iba pang hit songs noong 1990s at early 2000. Taong 2005 nang ikasal siya sa isang Filipino-American at nagpa siya silang tumira sa Amerika ngunit kalaunan ay naghiwalay din ang dalawa. Ngayon ay nagtatrabaho siya bilang marketing executive sa isang healthcare industry at nag-asawa siya for the second time ng isang Italian-American noong taong 2012. Ilan lamang yan sa mga artistang sumikat dati pero piniling mamuhay ng simple at tahimik sa ibang bansa. Naaalala niyo pa ba sila? Abangan ang susunod naming video dahil may part 2. Huwag kalimutang i-like ang video na ito pag nagustuhan niyo at mag-subscribe ka na rin sa aming YouTube channel.